na. Huwag makapaghintay, Papa. Gusto ko nang malaman kung ano ang totoo nangyari sa anak ko. Paano na ang problema nila, Angko? Si Greg na ang bahala kay Angko at sa Red Phoenix na yan. Ang importante, malaman ko kung nasaan ang anak ko. Yung ampun mo, alam kong di nagsasabi ng totoo. Sige, ikaw nang bahala. Gawin mo kung anong dapat ang gawin. Magtama ang kutob ko. Malamang, makita ko na pinunla ko. Paano kayo yan? Ang gagawin natin ngayong araw na to? Kala ko pa naman may trabaho na tayo. Kasi kayo eh, di pa kayo napagtimpi. Dapat tiniisa lang natin. Hindi sana may trabaho pa rin tayo hanggang ngayon dun. Eh, paano tayo magpagtimpi eh ayaw sa atin ng mga tao dun? Tama lang ginawa natin. Kung ayaw nila sa atin, natin pagpipili tayo sarili natin sa kanila. Tsaka nga, di ba? Tinangka ng mga tao yung sumukang manyakin, kaya yun napapala nila. Pasensya na kayo ah. Dahil sa akin, napasubo pa kayo. O, eh, paano na ngayon yan? Eh, di ba sabi niyo, magbabagong buhay na kayo? Baka naman mamaya, pagkatapos na nangyari kahapon, nung bumalik na naman kayo sa dati yung baway. Pag-westiin niyo sarili mo, mukhang. Wala ka namang kasalanan eh. Saka diba, sinabi naman namin sa'yo na hindi namin nahayaan na may mangyari sa'yong masama. Hindi ka namin pababayaan. Nakayos lang yun. Hindi maghahanap na lang ulit tayo ng bagong trabaho. Diba sinabi naman namin sa'yo, going straight na kami. Na malungkot. Kaya nga kami nandito eh. Sorry talaga. Berting, maganda umaga po. Papa, kumusta na kayo? Ayos lang po. Lalakas yung sunod-sunod ng problema eh. Pati tuloy ako, nawala ng trabaho dahil sa inyo. Eh, Ma'am Berting, pasensya na po. Hindi naman po namin sinasadya yun eh. Pasensya. Ano yung mga baril niyo? Ma'am Berting, bakit po? Alam ko namang walang mga lisensya yung baril niyo eh. Alam niyo ba, kung kayo'y nahuli ng mga pulis niyan, lalo na ngayon, di pa nating alam kung napatay niyo yung mga pinagbabaril niyo. Ma'am Berting, depensa po namin to. Anong pandepensa? Tatlo lang ang pwede mangyari sa inyo yan. Una, makukulong kayo. Pangalawa, mamamatay kayo. O kaya pangatlo, patuloy kayong pumapatay. Kaya ka na, masimbaral nyo. Sige na. Sige na! Sayang naman to. Dinepensa po namin to eh. Akala ko ba gusto niyong magbagong buhay? Lumaban naman kayo ng patas. Huwag sana kayong mananakit ng kapwa. Mga bata pa kayo. Malaki pa ang pag-asa niyong magbago. Alam niyo ba na marami na akong kaso na hawakan katulad ito? Dahil dati akong pulis. Lahat yun, walang napunta na maganda. Pag-isip-isip kayo. Malaki pa ang pag-asa niyo magbago. Ha? Eh, Ma'am Berting, ano pong gagawin namin ngayon? Sa ngayon, lalo kayo uminit sa pulis eh. Hindi muna kayo pwede maglalabas. Siguro, dito muna kayo sa bar magtrabaho. Ilungan niyo muna si Efren, ha? O, sige na.
Sige lang. Sipag ah! Uy! Nakakain lang kayo? Hmm. Kulo po mag-isa gumagawa niyan? Uy! Pren! Ah? Sabi naman Berting, dito daw muna kami magtatrabaho. Tutulungan ka namin. Eh ganun ba? Ayos na ayos para may makasama naman ako dito sa trabaho ko dito. Eh ano matutulong namin sa'yo? Siguro yung iba, kumuha ng wales, daspan sa basaan, linisin natin itong bar. Yung iba sa kusina. Eh, kami na nimukhang doon sa kusina. Oh, sige! Oh, pwede sige, sige. Dito. Alright, friend. Saan yung mga... Saan po kunin yung mga ano? Doon, sa likod! Sa likod kunin yung mga... Last po, doon ka na. Last pan. Last po sa mga... Oh, wait! Oh! Dami. Anggol, hindi mo ba napapansin? Parang sunod-sunod yung kamalasan natin, ah. Una, natanggal ako sa eskwelahan. Oh, tapos ngayon, natanggal naman tayo sa trabaho. Bukang, wag mo na ganong isipin yun. Sa totoo lang, naiisip nga namin yan, eh. Hindi nga namin alam kung ikaw yung malas sa amin, eh. Ako pa talaga? Hoy, sigurado ako, ikaw yung malas, no? Nadudamay lang ako. Iro lang ko naman. Eh, ganyan talaga buhay. Minsan, pagkatiin ka. Minsan, mamalasin ka. Pero ako, napalagay ko, sinuswerte na ako sa'yo. Swerte mo mukha ako. Ayos ka na lang. Gusto ko talaga makita sa nanay at tatay. Parang pakiramdam ko, nag-aalala na yung mga yun sa akin. Eh, kung gusto mo, pagtahanan natin mamaya. Tapusin lang natin to. Magpaalam tayo ng Berting. Talaga? Eh, ligtas ba tayo pumunta doon? Eh, di magdodoble ingat na lang tayo. Huwag na lang tayong pangalat-kalat para makabalik tayo ng ligtas dito. Ano naman yung atong nalulungkot eh. Bakit mo? Sige ah. Sige. Paalam na lang tayo kay Mang Berting. Ipapaalam na rin kita kala Mang Marcy. Baka gusto mong magpaalam ka sa kanila. As in, magbabay ka. Good luck sa'yo. Pagpaalam. Love you. Konti na lang mabubuhusan na talaga kita. Bakit? Nasabi ko lang na may feelings ka sa'yo. Wow, may feelings. Ganun. Akin ako. Severino eh. Yung sasakyan, handa mo na. Yes, boss. May lakad ka? Kaya po, hanapin ko lang yung lalaking tumungay ng briefcase na yun. Akala ko ba ako maghahanap sa kanila? No need, Greg. Ako nang bahala sa kanya. Asikusuin mo na lang ang Red Phoenix na yan. Siguraduhin mo yung protektado si Angkong sa loob.
kaya po. Maraming tao. Sana tinahanapin anak mo dito. Halugugin natin ang buong kaya po, Severino. Kailangan mahanap ko ang anak ko. Malaki na ang pagkukulang ko sa kanya. Siya lang pwede magmana at magpatuloy lahat ng mga sinimulan ko. Okay. Malaman natin, bossy, kung nasaan ang anak mo. Eh, paano mo naman makikilala yun ang anak mo? Pag nakita ko siya, Severino, makikilala ko. Makikilala ko siya. At hindi ako magkakamali. Alam ko na. Importante malaman ko kung nasaan ang anak ko. Maghanda ka. Pupunta tayo sa Quiapo. Ang lahat ng daan papunta sa Quiapo. Tigil na. Anong ginagawa mo rito? Nahanap namin ngayon si Tanggol. Tinangay niya kasi yung utol ni Edwin. What I mean, tayo. Tara na. Pag nakita ko niya ang nanay at tatay dun sa pwesto, sigurado din, hindi na ako pasasabahin sa akin. Nandun sila Tanggol! Kasimbahan! Tira! Wala ka niyo! Pa! Ano, Tanggol? Tignan natin yan ng tigas mo. FPJs ang Quiapo. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live.